Nalimpungatan ako sa pagtulog yung hapong gawaan at nunuyang tawanan ng mga bata sa kalsada. Dali-dali akong bumangon. Nagpahid ng pawis at lumungaw sa bintana. Isipin ko sinusundan ng mga bata. Gulagulanit ng kanyang mga damit na ilang ulit ng kinagpian. At may medyas ang isang paa na ewan kong masulo, baby. Malayo siya kaya't di ko makita ng mabuti. Sa kabilang binti, may nakataling po ng papel de hapon na may kabit na lata sa dulo. Sa kanyang ulo, may nakapatong na palara na kumikinang tuwing tinatamaan ng sinag ng araw. Hoy mga bata! Sasalbahin nyo! Tigilan nyo na parang sa kanya! Tara, alis na tayo! Mayor, kukunin lang ang anak ko! Sige, tahan na. Dinala ko na yung anak mo. Huwag ka na umiyak. Salamat, Mayor. Ngumiti siya sa akin. Inihili ang kanyang karga. Nahulog ang basahang ibinalot sa lata ng biskuit. Dali-dali niya itong pinulot at muling ibinalot sa lata. O sige, tahan na. Dinala ko na yung anak mo. Huwag ka na umiyak. Salamat, Mayor. Ngumiti siya sa akin. Inihili ang kanyang karga. Nahulog ang basahang ibinalot sa lata ng biskuit. Dali-dali niya itong pinulot at muling ibinalot sa lata. Ili-ili, tulugan ay wala diri imong nanay. Ang kanyang kanta, habang ang lata ay pinag-ili at siya pati na isasayaw, natigilan ako. At naalala ko ang pinkaw na dati namin kapitbahay sa Tambakan. Nang hindi pa siya ganito, ang paghahalukay ng basura ang kanyang hanap buhay. At dito nagmumula ang kanyang makakain, magagamit na may pagbibili. Madalas siyang umawit dati-dati. Hindi naman kagandahan ng kanyang tinig, basag at boses lalaki. Subalit kung may ano tong gayuman na bumabalanin sa pandinig. Ewan kung dahil sa tila malungkot na tinig na kanyang pag-iili, o kung dahil sa pagtataka ng kanyang kasiyahan, gayong isa lamang siyang naghahalukay ng basura. Kadalasan, pabalik na siya galing ng Tambakan. Ang karito niya ay puno ng pagkang papel, bote, mga silang sapatos, at sa loob ng bag na burin ay nakasabit sa gilid ng kanyang kariton. Makikita mo ang kanyang panangalian. Ito yung mga taritirang sundinas, karne norte, o kaya pork and beans. Pandesal na kadalas ay nakagatan sa kanyang yayat na katawan. Masasabing tunay na mabigat ang kanyang tinatulak. Ngunit magugulat ka, tila na nagagaanan siya at nakakanta pa ng kundimang Bisaya. Poray! Basing! Takoy! Nandito na ang nanay! May uwi ako! Nay! Nakakuha ka ba kanina nung jeans sa stretchable? May ulam ba tayo ngayon, Nay? Nay, yung video ko yung nabili mo ba? Hindi, pero may ulam tayo. Yun na pulot ko kanina. Fried chicken! Wala na asawa si Pinkaw. Samantala, si Pisyang Tahor ay sumusumpa sa kanya paboritong santo na hindi daw kailanman nakasal si Pinkaw. Iba-iba daw ang ama ng kanyang tatlong anak. Ang kanyang panganay, si Poray, ay labis na mataas para sa kanyang gulang na 13 taon at masyadong payat. Tuwing may kita mo itong nakasuot ng estribo na dala ng ina mula sa Tambakan, maalala mo agad ang panakotawak sa maisan. Si Basing ang sumunod. Bungi, ngunit mahilig pang pumangos ng tubo. Gayong umaagos lamang ang katas ng sabiyak ng kanyang labi. Ang bunsong Ewan, kung 3 taon pa lamang ay maputi at gwapong-gwapo. Ibang imba sa kanyang mga kapatid. Kaya kung minsan naisip mo totoo nga ang sinabi ni Pisyang Tahor. Bote! Dito naman yung mga lata. Anak, tulungan niya ako pag-iwiwalayin to. Taka na, ayun. Nay, saan naman tong dyaryo? Dito na lang yan. Bilisan nyo kasi. Hatid ko pa to sa, sa incheck. Kuya Ching, magkano pa ba tong kalakal ko? 200 yan. Kuya Ching, pwede bang mangutang sa inyo? May sakit kasi yung anak ko eh. May sakit pa? O sige, papotahan kita. Pero, sa isang kondisyon. Simple lang to. Ano po
anong gagawin niyo sa akin? Basta! Hayop ka! Walang iya ka? Hayop ka? Kahit kailan, hindi bibigyan ka tao ko sa'yo! Oo! Masalara ko! Pero hindi ako para sa nakagaya na iniisip mo! Pag-uwi niya, naglaga siya ng dahon ng bayabas at ipinainom sa anak. Iyon na lamang ang nakababuti sa bata. Sige mga anak, may dala akong sardinas. Kumain na kayo. Pasensya na, sardinas lang. Okay lang, lang nanay. Oo nga, okay lang, nanay. Eh. Masarap naman eh. Tara na, kain na tayo, kuya. Masarap. Ilang minuto, ilang oras, nakaramdam ng pananakit ng tiyan ng kanyang mga anak. Nanay, ang sakit! Nay, hindi ko na talaga kaya na! Anak, ano nangyayari sa inyo? Yun lang ang gusto! Nay, hindi na namin kaya! Alam mo, misis, ano po bang nangyari? Namimilipid sila ng sakit! Parangan nyo na po! Tulungan nyo sila! Ano po bang inahin nila? Yung sardinas na napulot ko sa tambakan! Pasensya na, misis! Pero, wala kami gamot sa sakit na yan! Ano? Hindi pwede! Mga anak, bumalik na kayo sa kariton! Pupunta tayo ng kabilang bayan. Doon natutulungan nila kayo. Nay, hindi ko na kaya, Nay. Nay. Kuya? Kuya? Kuya, gising! Kuya, ano nangyari sa'yo, kuya? Kuya, gising! Kuya! Kuya, gising kayong dalawa. Bakit nyo kami iniwan ni nanay? Kuya! Huwag nyo kaming iwan! Nanay! Kuya! Nanay! Na hindi ko na po talaga kaya! Huwag mo sabihin pati ikaw, tapoy! Pasensya na lang. Pasensya na lang. Koroy? Basing? Takoy? Gising! Gumising kayo! Hindi na kayo iwan ni nanay! Hindi na niya kapapabayaan! Iniinisin ang tulong anay wala dili imin. Nagabing mamatay ang kanyang mga anak nawala na lang siya parang wala. Nakalanig na naman ako ng kaguluhan. Muli akong dumungo sa bintana. Si Pinkaw na nagbalik. Sinusundan na naman ang mga pilong bata. Ili-ili, tulong alay, wala diri, yung nana. Ang kanta niya, habang ipinag-iili ang binihisang lata. Baliw. Maikling kwentong iligay nun sa panulat ni Isabelo S. Sobrega. Maraming salamat po. Ayan, tapos na.